Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Jers TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan. At this time, ito ay tungkol naman po sa TBJ and syempre sa Itbulaga. So unahin ko lang i-flex sa inyo itong picture ni Atasha Mulak na kung saan ay shinare niya po sa kanyang public account, sa Instagram, sa Facebook account. So makikita dito si Atasha na kung saan ay nakaupo sa isang kubo at plinex niya din dito yung short niya na napaka makulay, parang rainbow, no? And nasabi niya nga sa kanyang Instagram story na favorite niya itong short na to. And may caption nga ito sa Instagram post niya na I'm really happy here. So parang nasa yate na naman itong si Atasha Mulak kasi nag-flex din siya dito ng picture na kung saan makikita po yung karagatan, ano? Pero saan kaya ito, no? Ito talagang si Atasha Mulak ma-explore instead na mag-gadget and tumutok sa social media sa ganitong bagay at way niya po itinutuon yung kanyang oras. Samantalang may dapat po tayong abangan sa Itbulaga. Excited na po ba ang lahat? Ito po ay nag-ugat sa post ng TBJ na page sa Facebook. Sabi dito, Itus Babies mag-ingay. Itus Babies mag-ingay, tanda nyo pa ba ang mga to? Ano ang paborito nyong sayaw noong 80s? Tapos sa video na yan na binahagi po ng TBJ na Facebook, ni-replay po nila or ni-rewind yung mga old na song na kung saan ay sinasayaw, kinakanta, dyan sa Itbulaga. So, ito po yung caption no, ng video na binahagi po ng TBJ na page. Miss nyo na ba ang mga 80s dance hits? Ano ang paborito nyong sayaw noong 80s? Abangan sa Itbulaga. So marami na naman po ang naiintrigang Dabber Cuds kung ano na naman ba daw yung dapat nilang abangan dyan sa Itbulaga. Meron na naman tayong kaabang-abang no, na dapat natutukan dyan sa Itbulaga. And alam ko, maging ang mga bashers at kalaban ng Itbulaga at ng TBJ, syempre, eh mag-aabang din yan. Tapos, pupulaan po nila. Ganyan naman lagi sila eh. No? Once na may mga bago po na segment ang Itbulaga, may bagong labas ang Itbulaga, andyan sila nakatutok para magbigay ng opinion, para punahin yung mga inilalabas ng Itbulaga. Ganyan sila ka-bitter. Samantalang meron akong ibabahagi sa inyo na post na kung saan ay shinare ng ito ang True Itbulaga Defenders Network dito po sa Facebook. Ito po ay patungkol kay Boss Joey na kung saan may isang netizen dito po sa Facebook ha, dito sa Facebook na kung saan eh para bang si Boss Joey po yung kanyang kahenyuhan sa mga pag-rumble po ng mga letter para po makabuo ng word na may konektado sa Itbulaga ay kino-question ng netizen na to. Sabi nga po sa caption na ito ang True Itbulaga Defenders Network, kuda pa lito. Ang tawag dyan, katalinuhan style yan. Si Boss Joey noon pa dyan siya sumikat. At dyan, humaba ang buhay niya. You cannot change such iconic style. Kesa naman doon sa pinagkukudanong horsey-horsey, tigidig na wala namang katorya-torya at pang low IQ ang datingan. Kaya yung show niya, laging it's overtime. At least si Joey, di tinitira ang gobyerno. Kaya nga umaapaw ang tiwala ng mga sponsors sa Itbulaga because of their classic style. Every single host are all professionals. So ano po ba yung sinabi nitong si Lolito? Sabi po dito, basahin natin ha, isishare ko po sa inyo. Sabi dito, henyo ba talaga si Master Henyo? Yung overbloated ego ni Joey De Leon ay isang perfect example ng Dunning-Kruger effect. It's a form of cognitive bias where people who have limited competency in a specific field overestimate their ability daw. Joey De Leon often describe himself as a poet. In fact, ang poet niyo pa nga daw ang gamit niyang social media handle.
There is nothing poetic about what Joey De Leon does. Never in his lifetime daw. All he ever does is masturbate with words and celebrate with whatever that shuts up. Grabe din ano, sabi ba dito, halimbawa na lang itong statement shirt niya where he is trying to make a connection between Mother's Day and Itbulaga. Ermat, so yan po yung inaano niya, ermat daw. Diba ito po yung nakaprint sa t-shirt ni Boss Joey noong Mother's Day. So sabi niya, ito yung napansin niya, sabi niya, here he deems the letter R and M to highlight the remaining letters which when put together read it henyo. Palakpakan na naman daw yung mga fans. As if this is eureka moment of biblical proportions. When in fact, this is something that a second grader can come up with. So pagdating daw ng Father's Day, erpat naman, may it din doon. Alam nyo bang may it din sa kulelat? Grabe din ang bastos, no? Hindi ko na lang babasahin. At kapag binaliktad mo ang it ay, ayan daw. You see how elementary this is? My apologies to elementary students. Ang tawag po sa ginawa ni Joey ay puns or play on words. At sabi ni Oscar Levant, a fun is the lowest form of humor, especially when you don't think of it first. Para mas maipakita ko yung deficiency ng play on words ni Joey, I give you an example of a better fun. Earth daw, without art, is just eh. So kapag walang art sa earth, it's just eh. It's just as good as nothing daw. Questions like, is it a person or is it a place, etc. to narrow down the possible answers and eventually guess the word or object. The only difference eh, sa show na yon, the questions are limited to 22, deduce the correct answer through a process of elimination. So, etos, ang dami niyang sinabi. Masyado niyang sineryoso yung ermat ni Boss Joey na pininta niya, no, sa kanyang t-shirt para ma-connect, no, yung mothers sa Itbulaga, which is sa kain. Eh, katuwaan lang naman yun ni Boss Joey. Bakit masyadong pinapakialaman po ng iba? Ako sa opinion ko ha, pag nasa taas ka talaga, kahit na napakasimple na pagkakamali, hindi naman pagkakamali na maituturing itong ginawa ni Boss Joey eh. Basta hinahanapan po nila ng butas para lang madrag pababa yung nasa taas. So ganyan po ang ilan sa mga Pilipino, sa totoo lang po, no? So sana hindi ganun, kasi tayo mga Pilipino tayo, dapat nga magtulungan pa tayo. Eh bakit yung iba po nagsisiraan? Katulad na lang po ng isyong ito na kung saan eh tinatalakay natin. Napaka-simpleng pagpapasaya lang po ang ginagawa ni Boss Joey. Pero bakit may mga ganitong tao na kung saan eh masyadong perpekto, no? At hinahanapan po ng butas yung mga sinasabi po ni Boss Joey. So sana lang makarating ito kay Boss Joey, no, na meron palang mga ganito na patuloy po siyang sinisiraan at gustong ibagsak. Tapos eto pa ha, may bad disclaimer pa po siya. Sabi niya, I have nothing against Itbulaga. Wala rin akong personal grudges against Joey De Leon. I am just giving an honest commentary. I am just dissing with the overrated brand of comedy. Eddie, wow, diba? Ikaw na yung tumayo sa pwesto ni Boss Joey para malaman mo kung gaano kahirap magpatawa sa Smeo Marimar. Ito po ang sabi ni ito ang true Itbulaga. Mas gusto ko to kesa sa mga walang kwentang pinagkukuda ni Vice. Ganda, kaya ang showtime laging overtime. That's all. So talagang hindi mo mapipilis ang lahat ng tao. Ganun lang po yun, ano? Ang TVG production kasi ang Itbulaga, araw-araw gusto po nilang makapaghatid ng tuwa at saya, pero araw-araw din, kambal po nila yung mga ganitong tao na nagki-criticize sa mga sinasabi, sa mga binibitawang salita ng TBJ and syempre ng mga Dabber Cad. So hindi na po yan mawawala, katambal na yan, kaakibat na yan sa ganitong entertainment industry. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.